Naranasan mo na ba sa buhay mo na meron kang kailangang gawin o may ipinapagawa sa iyo na alam mo naman na sa simula't simula pa lang ay hindi mo na kaya? Ang hirap, 'di ba? Ano yung kailangan mong gawin para magawa mo 'to? Para matapos mo 'to? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw na 'to. Hi guys, ito na naman po inyo kasi Nerong Batangueña, pero sa araw na 'to, hindi tayo magluluto. Mag-uusap tayo patungkol sa mahalagang bagay sa ating mga buhay. Yung mga bagay na minsan kailangan mong pagdaanan pero hindi mo makayanan. Hindi talaga maiwasan na may mga pagkakataong nabibigyan tayo ng trabaho, proyekto o ministeryo na akala natin ay hindi natin kaya. Assignments which overwhelm you and make you feel incompetent and insecure. Ano nga ba ang magandang gawin whenever you think you can't do the work that is being assigned to you? Ano ang magandang isipin? Ano ang magandang strategy para magawa natin ito? Let me share to you the 3 easy steps para magawa mo yung mga bagay na hirap kang gawin. Taking these easy steps which will help you overcome your self-doubt. Una, stop overthinking and just do it. Madalas ay napipigilan tayong umaksyon dahil sa sobrang pag-iisip. Paralysis by analysis, ika nga. Di ko naman sinasabing huwag ka nang mag-isip. Mahalaga na ang bawat desisyon na ginagawa natin sa buhay ay masusi nating pinag-iisipan at ipinapanalangin. Ngunit kung ang sobrang kaiisip ay mauuwi lamang sa pag-aalala at pagdi-decide na hindi nagawin ang bagay o trabaho na ipinapagawa sa iyo o kailangan mong gawin, hindi na ito makakatulong. Hindi na ito maganda. So instead na mag-isip ka, plan well and step out in faith to act on those plans. Yung plano mo, sabayan mo ng panalangin at pananampalataya sa Diyos. Sabi nga sa Biblia sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 19, talatang 21, ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Eh kung ang kalooban din pala ni Yahweh ang siyang mananaig, bakit pa tayo magpapakahirap mag-isip? Instead na mag-isip tayo, manalangin na lang tayo. Stop overthinking. Just do it with faith. Yun yung una. Pangalawa, start learning. Sa panahon natin ngayon, napakarami ng paraan para matuto. Manood ka lang sa YouTube at napakaraming libreng tutorials kung paano ka matututong magluto, paano mag-makeup, paano tumugtog ng instrumento, at kung ano-ano pa. Hindi nangangahulugan na ang hindi mo kayang gawin ngayon ay hindi mo na matututunan. If you really want to do it, pag-aralan kung paano at subukan mong gawin ito. Magugulat ka. Ang akala mong mahirap at hindi mo kaya ay magagawa mo rin pala. Katulad ko, noong ako ay dalaga, hindi naman ako marunong magluto. Pero ngayon may asawa na ako, sa kagustuhan kong mapaglingkuran ang aking asawa, mapagsilbihan at mapakain ng masarap na pagkain, nag-aral akong magluto. Nanood ako sa YouTube. Kaya ngayon, ako ay si Cocinera Batangueña. O diba, hindi lang ako natutong magluto, natuto pa akong mag-vlog. Na-inspired kasi ako dun sa mga napapanood ko na habang nagluluto, nagba-vlog sila. Kaya, nung nag-simula akong mag-aral, natuto ako
at hindi lang yung gusto kong aralin ang natutunan ko. May iba pa akong mga natutunan na ngayon ay ibinabahagi ko naman sa inyo. Number 3, stop looking at what you can't do. Start looking at what God has done and what He is able to do. Totoo namang may mga limitasyon tayo kasi tao tayo. Totoo rin namang may ibang tao na mas maraming kayang gawin kaysa sa atin. But if you will simply look at what you can't do, that others can do so well, you might end up feeling more insecure and discouraged. Kaya tigilan mo na ang pagkukumpara ng iyong sarili sa iba. Look instead on God who enables and empowers. Balikan mo ang challenges na napagtagumpayan mo dati dahil sa tulong at biyaya ng Diyos. At patuloy mong ituon ang iyong paningin sa Kanya na nakagagawa ng imposible at higit sa kaya nating gawin. Sabi nga sa Bible, 'di ba, sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kung hindi natin kaya, kaya ni Jesus. Kaya sa Kanya tayo lumapit. Sa Kanya tayo magtiwala. Sa Kanya tayo humingi ng knowledge. Sa Kanya tayo humingi ng tulong. Huwag nating limitahan ang ating kakayanan dahil sa ating kakulangan. Ang lagi nating tingnan ay kung ano ang kayang gawin ng Diyos na ating pinagtitiwalaan. Lagi tayong magtiwala na ang Diyos ay may inilaan para sa atin. Kaya nga, stop thinking. Stop overthinking and just do it. Learn new skills and stop focusing on your limitations. Focus instead on what God is able to do through you. Hindi pa tapos ang Diyos. Sa mga sinimulan niya sa'yo, Siya ang tatapos. Hanggat buhay, may pag-asa. At hanggat may umaasa, may mangyayaring maganda. Nasa iyong mga kamay kung ano ang mangyayari sa iyong kinabukasan. Kaya yung kamay mo na yan, ipagamit mo kay Lord. Kung si Lord ang may hawak ng iyong kamay, pagpapalain niya lahat ng hahawakan ng iyong kamay. Kaya yung mga akala mo noon na hindi mo kayang gawin, ngayon magiging madali na para sa iyo. Kaya simula ngayon, pag may mga pangyayari na hindi mo kaya, huwag ka nang mag-isip pa kung ano ang dapat mong gawin. Dahil alam mo na, ang dapat mong gawin, tumakbo ka sa ating Ama, sa Diyos na may kaya ng lahat, sa Diyos na nagbibigay ng wisdom, nagbibigay ng knowledge, nagbibigay ng strength. Instead na mag-overthink, instead na mag-isip ng kung ano-anong bagay na makakapagpabagsak sa atin, makakapagpahina sa atin, isipin na lang natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos para sa atin. Lagi nating tatandaan, ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At sa lahat ng hirap na ating pinagdadaanan, nandyan siya, nakaalalay, nakasubaybay, laging nakatingin, laging nakabantay. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Kaya lagi nating punuin ang ating isip ng mga positibong kaisipan. Lagi nating isipin, kaya ko to. Pag-aaralan ko to. Para sa susunod na may magbigay sa iyo ng opportunity na gumawa ng isang bagay na sa tingin mo hindi mo kaya, hindi mo nasasabihin na, ay, hindi ko po kaya, ayoko po.
ang sasabihin mo, sige po, susubukan ko, pag-aaralan ko, at magagawa ko yan dahil sa tulong ng aking Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. O diba, hindi lang ikaw ang mapapalakas doon, pati yung tao na makakausap mo, mai-inspired siya sa'yo. Magiging malakas din siya. Naging pagpapala ka pa sa kanya. Yun naman talaga ang pinakamahalaga. Yung sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating sinasabi, napaparangalan ang Panginoon at napapagpala yung mga tao na nakakarinig ng ating mga salitang sinasabi at ipinapahayag. Kaya kung meron kang dapat sabihin, meron kang dapat ipahayag, yun ay walang iba kundi yung kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, yung biyaya na tanggap mo dahil sa Panginoon at yung tagumpay na natanggap mo, naranasan mo dahil sa Panginoon. Kaya huwag kang susuko, laban lang. Gawin mo, subukan mo, pag-aralan mo, humingi ka ng wisdom kay Lord, kaya mo yan. Kaya sa araw na to, simula sa araw na to na narinig mo itong mga katagang ito, hindi ka na mahihirapan kasi alam mo na kaya mo, kasi alam mo na magtatagumpay ka, kasi alam mo na may tutulong sa'yo. So ngayon, when you think you can't, just do it with faith. Uulitin ko, when you think you can't, just do it with faith. Be a blessing because you are blessed.